Okay, sige, start na po tayo. So ngayon nasa Bible Sunday school po tayo, so sa Bible class or Sunday school. So po, bago po tayo magsimula sa ating pagtuturo, tayo po yung manalangin. Ayoko po natin na ulo at tayo manalangin. Panginoon, salamat sa sa umagang ito. Salamat sa inyong mercy and love na binibigyan mo kami ng panibagong pribilehyo na makinig ng iyong salita. Pinapanalangin namin sa aking pagtuturo, pangalan mo lamang yung makita at maparangalan sa gagawing aktibidad namin ngayong umagang ito. Pagpupuri sa pangalan mo. Tulungan mo yung aming mga puso at isipan sa aming mga pakikinig na maintindihan namin ng lubusan yung mga aaralin namin mga salita na itinuro mo mula sa amin. Bigyan mo kami ng kababang loob at ng malambot na puso sa pagtanggap ng iyong mga salita. Pagtanggap, Panginoon, ng mga itinuturo mo mula sa amin. Sa umagang ito, presensya mo lamang, Panginoon, yung maging mangibabaw sa pulpitong ito. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang mabigyang papuri, pasasalamat sa pulpitong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, bali na sa section 2, rule 12 na po tayo. So, yung materials natin, sa GC, meron na sa GC, tsaka meron din po sa mga sa GMIT, na nakapresent na po ni QRG. Ayan, sa rule 12, basahin po muna natin kung anong rule 12. In church affairs, believer must not discriminate between person, but condescend to the weakest brother and perform the least service for the good of fellow believers. So sa kahit anong sa mga gawaing pansimbahan, ang isang mananampalataya dapat hindi magkaroon ng diskriminasyon sa mga tao sa pagitan ng mga tao, kundi may pagkumbaba sa mga may hinang kapatid at perform, no? Gawin yung pinaka-least service. So, pag sinabi, may possible na misconception dito yung word na least service. So, mamaya, madi-discuss natin ano bang tinutukoy na least service dito para sa ikabubuti ng mga kapatid. And dako na po agad tayo sa ating mga verses. So, in James 2, 1-6, ito yung mga supporting verses sa topic na to. Sa James 2, 1-6, basahin mo na natin. The sin of partiality. Sa NIV, so ginamit na para malaman yung context ng part na to, ginamit na term is yung favoritism forbidden. Pero sa ESV, so the sin of partiality. So verse 1, my brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. If a man wearing a gold and fine clothing comes into your assembly, and a poor man to shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand over there and sit down at my feet, have you not then made distinction among yourself and become judges with evil thoughts? Verse 5, listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom of God, which he has promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Are not the rich ones who oppress you and the ones who drag you into court? 7, sagad pa na lang ka 7, are they not ones who blaspheme the honorable name by which you were called? Ayan, sa makita natin sa verse na to, may dalawang kategori siyang binanggit si Santiago. Pinagko-contrast na yung dalawa. Yung una, yung may suot siya ng gold ring and fine clothes. Yung isa naman is a poor man. At dahil gathering to ng isang simbahan sa sinabi dito ni James, yung word na assembly,
dalawa yung pinatutungkol niya. So, equivocate word siya. Ibig sabihin, yung assembly dito, pinatutungkulan yung church services, mga church affairs. At the same time, sinasabi dito yung assembly sa kahit anong titipo ng isang believer. So, it's either nasa church ka na nagsasama yung mga believer or nasa labas ng church na nagsasama din yung mga believer. So, pwede siya interchangeably sila. So, sabi dito, general and normal Greek word for church. So, any gathering or church gathering. So, in verse 3, dahil nasa synagogues na sila and assembly halls. Kasi sa in first century, yan sa may church gathering, may mga walls sa paligid ng isang church. Imagine lang natin, sa isang church, for example dito sa church, tapos may mga walls dyan. Then, may mga upuan din sa labas ng walls na yon. Then, kaya sinabi dito ng pinatutukulan dito ni Santiago na yung pumasok yung may mga maayos na damit, yung may gold ring, dahil kukunti lang yung kayang maka-afford nito eh, dahil sino lang yung may kakayanan sa buhay, sila lang yung maka-afford. So, ang ginawa dito na mas in-entertain nila yung may mga maayos na damit. Nakita nila yung mga gold ring sa tenga, sa saan man. Then, pinaupo nila sa labas yung mga may hirap. Sa labas ng wall. Sabihin, kung may wall, hindi mo masyado makikita kung ano yung nangyayari sa loob. So, in that part, nakikita na natin yung existing discrimination between poor man at saka yung isang rich man. And, kaya in verse 4, sabi ito, have you not made then distinction among yourself? Nagtatangin na kayo at hinumahatol ng mali. Humahatol sila ng kamalian kasi mas and entertain nila yung may kakayanan sa buhay. At may ang binanggit nga dito na may economical status. Kumbaga, sa modern category natin, sila yung mana sa middle class or higher class. So, ang ina-address dito ni James na hindi dapat magkaroon ng favoritism or ng mas higher na approach or higher privilege sa mga mas mayayaman compare sa mga may hirap. Hindi dapat natin binibigyan ng distinction pagdating sa services yung isang mayaman at saka ng isang mahirap. So mamaya matatakil na bakit hindi dapat. So in verse 5, has not God chosen those who are in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom of God? Hindi ba pinili ng Diyos yung mga may hirap sa mundong ito para maging mayaman sa pananampalataya? Kaya makikita natin sa mga natakal na nating discussions, even in Christ, mas pinipili ni Christ yung mga mas mapababang bagay para i-display niya yung glory niya. For example na lang, yung sa pagsakay niya sa donkey, pwede naman siya sumakay sa kabayo, tutuusin kasi Diyos siya. At pinili niya yung mas mababang bagay para i-display yung glory na meron siya. Isa rin dito, yung crucifixion ni Christ. Alam natin kapag pinako siya sa cross, ano yun? Serious crime yun. Kahiya-hiya yun sa isang lugar o sa isang particular na lugar. Kaya nakikita natin yung illustration ng ginagamit ng Diyos na mas pinipili niya yung mga mabababa, mas pinipili niya yung mga may hirap para magkaroon ng mayamang pananampalataya at magkaroon ng mana sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi sa 1 Corinthians 11:27, but God choose what is foolish in the world to shame the wise. O, napakalinaw. Mas pinipili ng Diyos yung mga kamangmangan. Pag sinabing kamangmangan, hindi ito yung standard to ng tao na ito mangmang to. Pero mas pinipili ng Diyos yung mga ganong bagay para i-shame yung mga wise. And itong wise na to, hindi ito yung wise sa mata ng Diyos, kundi ito yung mga wise, sila yung mga nagpo-proclaim na wise daw sila in that age. For example dito, yung mga Pharisee, sineseparate nila yung sarili nila sa mga tax collector kasi they proclaim that they are wise enough to be with God. And God chose what is weak to the world to shame the strong. Makita natin yung
ang ganda ng contrasting ng idea ng Diyos pagdating sa pag-shame at saka pagpapakita kung sino ang Diyos. Kaya kung papansin natin sa mga disciple ni Christ, karamihan ng mga disciple ni Christ, hindi naman sila mga hari or may mga, kumbaga sa standard ng sa society, hindi sila mayayaman. Mas pinili ng Diyos yung mga tax collector, may isda, para i-perform, guys, sa 1 Corinthians 1:27, para i-shame yung mga wise, tsaka yung mga nagpapanggap na malalakas. At same with lahat ng sa mga Old Testament, David and Goliath, hindi doon ipakita para malakas si David, kundi ipakita doon na malakas ang Diyos at kaya niyang patumbahin yung mga nagpapanggap na malalakas. Kaya in 2 Corinthians 8, sabi for, hindi ko na ilagay yung, wait lang po. So for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your namesake he became poor, so that by his poverty might become rich. So, ito, lagi siya nababanggit kahit sa last discussions natin sa knowing Christ, na si God, isa siyang rich. Kumbaga, kung paano natin i-imagine yung sobrang yaman, higit pa doon, na si Christ, nasa trono siya, Diyos siya, pero nagpakahirap. He became poor para tayo maging mayaman sa pananampalataya. So, sa kung babalikan natin yung pinaka-title, sabi dito yung list service. Mamaya sa second part ng verse, may kita natin dun kung ano ba yung list service na nitukoy. But in this part, nitukoy na si Christ naging mahirap so that tayong mga mananampalataya maging mayaman sa harap ng Diyos. Nagkaroon ng exchange ng may imputed righteousness sa atin. Si Christ yung naging sin. Si Christ yung nag-receive ng wrath para makareceive tayo ng grace. So, nagkakaroon ng exchange. Okay, in verse 6 sa James, sabi, you dishonor the poor man. Dito, rebuke siya sa mga nagpe-perform ng favoritism sa mga in this time na hindi ba't mayayaman ang umaapi sa inyo at sila yung nagsasakdal sa inyo sa hukuman. Dahil nga, way back in time, kung sino yung mas mayaman, sila yung may mas otoridad or may kapangyarihan magpataw ng, for example, ng justice. Hanggat mayroon silang authority sa society, sila yung mas nag-govern dun sa society na yun. Kasi sabi dito na, hindi ba't mga mayayaman din naman yung mga papakulong sa inyo, mga mayayaman din naman yung nagbibigay ng discrimination sa inyo. Tapos dito sa simbahan, sila yung una nyo, sila yung papaupuin nyo sa magandang pwesto ng ano, sa kumbaga sa simbahan, sila yung papaupuin mo. Tapos, itong mga may hirap sa labas. So, makikita natin na, hindi ko ma-imagine kung paano to dineliver, pero nakita mo yung bigat na hindi ganun, hindi dapat ganun, dahil ang Diyos walang discrimination or walang distinction pagdating sa mayaman o mahirap. In verse 7, and sabi sa verse 7 sa James pa rin, tama, hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? So, sila rin, sila yung mga mayaman din, yung mga nagbibigay, yung mga nagbablaspheme sa Diyos na sinasamba nyo. Sila rin yung nagde-degrade sa pananampalataya nyo. Sila rin yung minamaliit yung katayuan na meron kayo. Pero ganito yung pinapakita nyo sa mga mayayaman. Kaya in Matthew, sa susunod pa na verse, sa may Matthew 20:26-27, Matthew 20. Dito, sa context na ito, sa Tagalog, kahilingan niya na Santiago, ina niya, humihingi ng request yung nanay ni James at ni Juan. So, mother's request, yung pinaka-context. So, yung asawa ni Zebedee, nag-ask siya kay Christ na sana yung anak niya, itong maging parte ng kingdom ng Diyos,
isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yun yung sabi ng anak, asawa ni Zebedee. Kasi sinabi ni Christ eh, ano bang gusto mo? She wants to sit her two sons beside of Christ in his kingdom. So makita natin na humihiling siya ng pwesto sa kaharian ng Diyos na, Lord, sana ano, sa kanang kamay ko tong anak kong si ano, ito, tas ito sa kaliwa. So, sabi ni Christ, hindi mo ba alam kung ano yung hinihiling mo? Hindi mo ba alam kung ano yung ina-ask mo sa akin? Tas in verse 23, so atras lang tayo muna. Sabi dito, you do not know what you are asking. Kasi nga, kaharian yun ng Diyos eh. So, hindi, kumbaga hindi niya alam yung katayuan niya bilang isang makasalanan na nag-ask siya ng posisyon sa kaharian ng Diyos. So, sabi ni Christ, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink? They said to him, we are able. He said to them, you will drink my cup. Pag sinabi ni Christ dito na you will drink my cup, ibig sabihin na ito na kung iinumin mo yung cup na meron ako, gusto mo makapunta sa kaharian ng Diyos. The same time, pinapakita rito, pinoportray din nito na kapag ininom mo yung cup na meron ako, she is ano yun eh, may suffering doon. So, pag ininom mo to, makakatanggap ka ng mga persecutions, affliction, and sufferings. But, to following sa 23, but to sit at my right hand and then at my left is not mine to grant. So, hindi si Kristo yung may kapangyarihan o may authority kung sino yung mauupo sa kaliwa o kanan sa kaharian ng Diyos, kundi si God the Father. But, it is for those whom has been preferred to my Father. So, si God the Father pa rin yung nag-a-assign kung sino yung mapupunta kay Christ. Kasi nga, si God the Father yung nagplano ng crucifixion, lahat. And si Christ yung nag-submit. Kaya sunod, in 24, sa Matthew 20:24, dito na dinescribe ni Christ na yung sa mga Gentiles, yung mga namumuno sa kanila, yung mga wise men, yung mga great ones. Kumbaga, nung binabasa ko nga ito, hindi ba dapat tama lang naman pagdating sa simbahan, pagdating sa kahit anong organisasyon, dapat magaling or isang kadakay-dakilang dapat namumuno sa isang kahit anong institusyon, sa pamilya, sa school, sa government, dapat lang naman talaga. Kumbaga, by natural sense, dapat magaling kasi siya yung mamumuno. So, dito na pumasok yung verse ayo sa 26 and 27. Sabi, it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant. Sabi sa Tagalog, hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maglingkod sa iba. Parang ano siya, no? Parang siyang contradict na kung gusto mo maging dakila, dapat maging servant ka. Dapat maglingkod ka sa iba. Iniisip ko, paano nag-work yun? So, gaya ni Christ, no? Sabi ni God Father na, I will make your enemy footstool of your feet. So, ginawa ni Christ, nag-submit siya dun sa government authority, sa lahat ng under ng earthly authorities. So, yun yung ginawa ni Christ, na para maging dakila si Christ, nagpasubmit siya sa anto crucifixion hanggang sa kanyang kamatayan. At sa verse 27, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. So, ito yung tinutukoy na list service sa pinaka-topic dito na sabi, perform the least service. Ibig sabihin, i-perform mo yung pinaka mababang gampanin sa isang simbahan. Kaya sa susunod na verse, susunod na text natin. Susunod na text natin sa Romans 12:16. Sabi, live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly, never be wise in your own
Nabanggit din to ni Paz na live in harmony. Pag sinabing harmony, ito yung kahit may mga distinct kayong pinanggalingan, iba-iba kayong kultura, iba't iba kayong personalidad, iisa yung pananampat. Pero kahit may magkakaiba kayong by itself, iba-iba tayo eh. Pero dahil iisa lang yung pananampalataya, pinapananampalatayaan natin, iisa yung Diyos natin, iisa yung pinaniniwalaan natin scripture, dapat nagkakaroon tayo ng harmony sa bawat isa. Kaya in 2 Corinthians 13:11, sabi, bilang isang mananampalataya, bilang isang under ng simbahan, dapat nag-aim tayo ng restoration sa bawat, kung nagkakaroon tayo ng disagreements, aim for restoration. Then, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. So, ito yung pinaka-design ng simbahan na it's either you are rich or poor, it's either you are fortunate or unfortunate. Live in harmony. Wala, kumbaga, non-negotiable na yun kung anong estado mo sa buhay. In the sight of God, we are equal, iisa lang tayong tinitingnan ng Diyos, kundi bilang isang mga saints, bilang mga anak niya. At do not be haughty, na huwag tayong maging mayabang sa simbahan. Pag sinabi kasing haughty, ito yung nagpapakita ng superiority sa simbahan. Na para bang, dahil may economical status tayong mataas, na para bang pag pumunta tayo sa isang simbahan, eh dapat respetuhin nyo ako eh, ganito ako sa labas eh. So, nineneglect yun ng salita ng Diyos na iba yung authority mo sa labas, iba yung, yes, mamaya ma-explain dito ni John Owen na paano ba natin paghihiwalay yung dalawang earthly authority tsaka yung pag nasa simbahan tayo. And lastly, yung never be wise in your own sight. Hindi dapat tayong maging isipin natin na tayo wise sa mga tinitingnan natin. So, sabi sa Proverbs 3:7, be not wise in your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. So, huwag tayong magpakampante na para bang dahil given na yun na we are Christians, but we should not be confidence na laging wise yung mga iniisip or nakikita natin na laging, kumbaga, ini-equate natin yung sarili natin na hindi tayo nagkakamali. So, iwasan natin yung ganong pag-iisip. So, in John 13:12-16, so, ang pinaka-story na ito si Jesus Christ, dahil malapit na yung oras ni Jesus Christ, ito na yung washing of the feet. Alam kong familiar kayo sa mga Catholic, pina-perform to eh once annually, so once a year kung daw nagkakamali. And si John, wait lang po. And punta muna tayo sa verse 6. Ayan, nung syempre dahil alam ni Peter na si Christ ay si Jesus is ang Diyos, is the Son of God. So, then pumunta si Christ kay Peter, then hinuhugasan ni Jesus Christ yung paa ni Peter. So, sabi ni Peter, he came to Simon Peter, he said to him, Lord, do you wash my feet? Sabi niya, Jesus answered him, what I'm doing, you do not understand now, but after, you will understand. So, ngayon, hindi mo pa maintindihan kung bakit ko hinuhugasan yung paa mo. Pero, eventually, malalaman mo. Peter said to him, you shall never wash my feet. So, dahil may idea si Peter na Diyos ko to, tagapagligtas ko to, siya yung may, siya yung Lord of Lords, King of Kings, hinuhugasan yung paa ko. Parang, ano siya, parang, hindi siya natural, parang hindi dapat pina-perform. Pero, in following sa sunod na verse, Simon Peter said to him, sabi ni Christ, if I do not wash you have no share with me. Ito yung tinutukoy na list service. Sa direct translation kasi ng list, pinaka maliit. Pero pwede rin natin siyang gamitin na pinaka mababa. So, yung pinaka mababang service na pwede natin gawin, ay i-perform natin yung pinaka mababang service na pwede natin gawin sa kapatid. Ibig sabihin, yung service na, for example, ganito, hindi ko siya ma-explain words, pero for example, tayo, syempre,
part kasi ng nature ng isang tao yung magkaroon ng dominance sa isang kahit anong bagay. Ngayon, pinapakita dito yung humility kapag nagpe-perform tayo ng pinakamababang gawain. For example, paglilinis, hindi natin naturally, for example, kung may katayuan tayo sa labas, sa earthly, for example na lang, I'll say manager, for example, then iba yung task mo doon. Siyempre, leader ka doon. Then dito nagwawalis ka. And this is part of list service kasi kinakain nun yung mga pride nating puso na bilang isang mananampalataya, eh dapat itong mga list service na tayo nakikita sa atin, yung mga service na nagsishow ng humility natin ng pagpapakumbaba. Kaya ginawa ito ni Christ para ipakita na to show humility of Christ. Kaya siya naghuhugas ng mga paa ng kanyang mga disipulo. At ayun nga, sabi ni Christ, "If I do not wash you, you have no share with me." And verse 9, Simon Peter said to him, "Lord, not my feet, but also my hands and my head." So, sabi ni Peter, wag lang yung paa ko, kundi yung kamay at ulo ko. Pero sabi ni Christ, "The one who has bath does not need to wash." Ang point na, malinis ka na. Malinis na yung kung sino yung buong katawan mo. Kailangan na lang linis yung paa. Ibig sabihin, it shows the sanctification process. We are already saved, but may continuous cleansing pa rin ng Diyos, which is yung sanctification process na pinapakita sa atin ng Diyos. Yun yung essence ng washing of feet. Kaya sa verse, and sa verse 11, sabi na, yung sinabi ni Christ na hindi mo na kailangan linisin yung buong katawan mo, kundi yung paa lang to show yung sanctification. Then, for he knew that who is betrayed, which is si Judas, na hindi lahat kayo ay malinis pertaining to Judas. Then, dito na, pumasok yung verse 12. When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed by his place and sent them, "Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right." Ayan. Alam ng Diyos, alam ni Christ na Panginoon, turing nila Panginoon, Jesus Christ. "If then your Lord and teacher have washed your feet, you also to wash one's another feet." Ayan, ito yung pinaka-commandment ni Christ sa mga mananampalataya na kung si Christ nag-set example na niyugasan niya yung paa ng mga disipulo niya, ay dapat din tayo bilang isang mananampalataya sa isang simbahan, nagpe-perform tayo ng least service, yung mga service na ipapakita sa atin ng kababaang loob, ng humility. "For I have been given you an example that you also should do just I have done to you." So, minimirror lang natin kung ano yung ginawa ni Christ na example. So, yun yung i-apply natin sa mga kapatiran. "Truly, truly, I say to you, servant, it is not greater than his master, nor is a messenger greater than who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." So, hanggang 17. So, sabi sa 16, "Servant is not greater than his master." So, yun yung unang kategory na sinabi ni Christ. Pangalawa, messenger, greater than one. Messenger is not greater than one who sent him. So, in Christ established this action as the model of loving humility. So, makikita natin si Christ perform the least service, yung pinakamababang service na pwedeng gawin sa isang sa isang disciple. So, tayo bilang isang mananampalataya, no, let's mortify the sin of pride na dahil may katayuan tayo sa earthly things, hindi dapat tayo magpe-perform ng mga least services. So, let's abolish that thinking kasi si Christ nga na isang Diyos, ginawa yung paglilinis ng paa ng isang disipulo niya. And paano pa tayo na hindi natin kayang gampanan? Kumbaga, ayaw kasi gawin yan kasi mababang gawain niya. So, tanggalin natin yung ganong pag-iisip dahil si Christ, sinet na yung example na part ng Christian duty na i-perform natin yung mga
ganitong uri ng practices to show our humility and duties to Christ. So sa explanation, sa summary ko na lang po. If God makes no discrimination between rich or poor, higher or low, so dapat tayo din. So non-negotiable na yan na if Christ made no distinction between rich and poor. Pag sinabing rich and poor, ito yung earthly things, hindi pa ito yung spiritual. Eh, dapat tayo din kung paano natin tinuturing ng isang mayaman ay isang tao. It's either kung paano natin tinuturing isang kapatid, mayaman siya o hindi, dapat sa lahat, eh, ganun din. Isa sa mga sinasabi dito ni John Owen na hindi naman natin dinedemolish yung reverence, yung respect. Hindi naman, for example, president siya ng Pilipinas, tapos nag-attend siya ng church. Hindi naman natin dinedespise yung pagiging president niya. Hindi yun yung point. Pero pag-uusapan na natin yung spiritual matters, walang value yung earthly authority niya pag-usapang simbahan na, pag-usapang spiritual things na. Dahil marami kasi nagki-claim na wise daw sila pagdating sa labas, may power sila pagdating sa labas, pero pag-usapan na sa simbahan, hindi na yun applicable. Kaya, ayun nga, sabi ni dito ni John Owen, Christ's gospel did not remove these differences of distinctions, yung power, authority, relationship. Nire-recognize natin yung mga earthly authority na yun or earthly merits na yun. And at the same time, merong respect and reverence pa rin tayo. For example, kung manager siya, presidente siya ng Pilipinas, or may government authority siya, we still respect yung kung anong meron sila. Pero, all outward things or earthly things has no value if spiritual things are concerned. So, wala tong value kung pag-uusapan natin yung simbahan. So, hindi dahil may pwesto siya ng mataas sa gobyerno o sa society, eh siya yung most respected pagdating sa... Walang ganong ideya. So, kahit anong position mo sa labas ng simbahan, same treatment yung dapat ipakita natin pagdating sa simbahan. And all believers are to be considered as saints. So, dahil walang discrimination sa mata ng Diyos, lahat tayo dito tinitingnan as bilang isang saints. Isang anak ng Diyos. It's either you are rich or poor. All are equal. All are naked before God. So, kung wala naman distinction pagdating sa earthly things, ano yung distinction sa bawat mananampalataya? Ito na yung pangalawang taludtod. Yung free grace is the only thing that distinguishes. Yung pinaka nagdi-distinguish sa bawat mananampalataya yung grace. Pinaka nagdi-distinguish sa bawat tao, it's either you have Christ or not. Hindi kundi kung mayaman ka o mahirap, may position ka o wala. Sabi dito ni John Owen, all brothers in the same family. Kino-compare niya yung church na para tayong lahat magkakapatid na sa isang pamilya. Para tayong lahat isang servants na may isang master. Para tayong employee na nasa isang trabaho. Kasi alam naman natin, pag nasa employment, hindi ka pwedeng magmayabang kung pare sa mga isang posisyon. So, yun yung tinutukoy dito ni John Owen, na equal tayo lahat. Discrimination must not be existing. Ine-enjoy natin yung same privileges ng bawat isa. Si pastor, I know na alam naman natin si pastor yung may authority pagdating sa simbahan, siya yung nag-head. Pero iisa lang yung privileges na ina-enjoy nating bawat believer, which is yung binigay ng Diyos, yung grace niya. And lastly, not the richest person or the poorest person, but the humblest person who is accepted before the Lord. O napakalinaw na hindi kayamanan, hindi yung pagiging great one, yung binanggit kanina, hindi yung pagiging wise man, or pagiging poorest, ang basihan o magiging factor para tanggapin tayo ng Diyos, kundi kung sino yung pinaka-humble, kung sino yung may pagmamahal sa pagpapakumbaba,
kung sino yung may Kristo sa kanyang puso, eh siya yung tatanggapin ng Diyos sa harap niya. Kaya ang motives natin for disobeying this rule, number one, yung Christ example. If Christ performed the least service o yung paghuhugas ng paa, dapat tayo din bilang isang pananampalataya, kung gusto natin maging righteous sa harap ng Diyos, maging servant tayo. Para siyang, kasi sa mundo, nasanay tayo, kung gusto natin maging dakila, eh, dapat sa higher position. Dapat president agad. But opposite yung tinuturo ni Christ. If you want to be righteous in the sight of God, be a servant. Pangalawa, the commandment of Scripture, dahil naset na ni Christ sa example, dapat natin to i-apply sa bawat kapatid yung mga commandment ng Scripture to aim for restoration bilang isang simbahan, bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng unified heart, dapat iisa yung puso natin pagdating sa kahit anong larangan, doktrina, dapat lang sa doktrina na dapat iisa tayo. Pangatlo, the fact that God does not discriminate between persons. So, wala nang ibang, kumbaga, enough na yung reason na si God hindi siya na-discriminate. Enough na yon para hindi tayo mag-discriminate ng bawat tao. It's either sa labas, sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. So, we should not perform discrimination. Number four, our joint possession of the same common faith, common hope. Dahil lahat tayo dito, kahit distinct tayo, different personalities, different cultures na pinanggalingan, pero iisa tayo ng faith, iisa tayo ng hope. So dapat lang tayong magkaroon ng unity bilang isang simbahan, magkaroon tayo ng kumilos tayo bilang isang katawan ng Diyos, no? Hindi diverse dahil iisa lang naman yung ine-enjoy nating grasya, kundi yung grasya na nagmula sa Diyos. So, walang espasyo sa katawan ng Diyos para sabing mas banal ako. Walang espasyo sabihin sa Diyos na mas magaling ako. Kundi, iisa lang yung privileges, iisa lang yung grasya na tinatanggap natin. Lahat tayo recipients ng grace. Number five, the irrelevance of all causes of outward differences when it comes to the things of God. Kaya sabi ni John Owen na if pag-uusapan natin yung spiritual concern, if spiritual matters, yung outside authorities, outside power, earthly powers is irrelevant pagdating sa usapang patungkol sa Diyos. Pagdating sa decision ng church, sa ordinances ng church, walang effect yung position sa earth. Walang, kumbaga, hindi credit yung earthly authority para magkaroon ka ng mas mataas na privilege pagdating sa church. And yun lang po yung pinaka discussion natin for this rule. So sa question for consideration and discussion. Number one, in what ways in a church congregation might the discrimination describe? Ay, tapo, hindi ko mabasa. In what ways in a church congregation might the discrimination describe above be present? So ano yung mga discrimination? Church congregation might discrimination describe. Number two, for I have given you an example that you also should do as I have done to you. It is having Christ. Discuss the various ways in the context of church life in which we might follow Savior's example. So, maraming sinet na example si Christ. So, in how many of these do we personally participate? Number three, toadies, sycophants, crawlers, back scratchers, flunkies, hangers on. Ito yung mga English language na adjective siya na nagde-describe para mag-discriminate ka ng tao. Kung sa Pilipinas, lagi ko ito nairinig, yung mahampas lupa, yan, yung mga term na sa Tagalog sa ating gano'n, mahampas lupa, anak ng daga, may mga ganun term sa mga Pilipino.
Ibig sabihin nun ano eh, poorest of the poorest, yung mga... I mean, English kasi, kaya iniisip ko ang hirap makarelate sa English language. So, ano yung mga Tagalog word na ginagamit natin na nagsushow ng discrimination? So, discuss the wrong motivation which tempt us into such behavior. So, pwede natin pag-usapan. So, yun lang po. Open up po. Sa... Sabi number one, in what ways in a church congregation might the discrimination describe, ano yung mga, nalilito ako sa question eh. Oh, medyo mahirap siya. In what ways in a church congregation might be the discrimination describe above the present? Number two, so explain nyo na lang din. So may two and three, medyo nalilito ako sa one, pero sa number two, for I, dahil nga sa number two, may mga example na naginawa si Christ. Ngayon, ano yung mga example na ito yung ginagawa natin personally? Washing of the feet, ano ba ba? Serving one another. Maraming in-example si Christ. So, pwede natin pag-usapan ano-ano yung mga yon na personally natin ginagawa, pinang-participate. Number three, ito yung mga words na ginagamit para man-discriminate ng kapwa. Pero kasi, English, ano kasi ito eh? English language. So, mas makokomprento ng mga English na tao. So, sa Tagalog, ano yung mga words or English at Tagalog words na naghahantong sa atin sa discrimination? So, discuss the wrong motives which tempt us into such a behavior. Ano naman yung mga wrong motivation kaya naghahantong tayo sa discrimination? So, sige nga, Kuya Art. Mas masarap yung kape niya, no? Ganun. So yun lang. Do some check. Sige po, open po tayo sa discussion and cash. parang hirap pag ay sige. Hindi, kasagot na lang. Ano? Kasi yung number one, based sa experience ko, since na-try ko na rin makapag-attend way back sa Catholic mass. As in, evident talaga doon yung discrimination nakita dito sa sinabi dito sa James 2. Meron talagang specifically na mga seat na reserve for maraming magbigay ng mga ano. So, ano siya, madali siyang makita or even today, actually sa present time natin, existing pa siya na kunyari maaga ka pumunta sa church. Tapos gusto mong pumunta sa ano sa unahan or umupo sa unahan. Sasabihan ka ng mga nag-aano doon na oy may naka-reserve na po 'yan. Yung iba nga may nakalagay pang naka-reserve eh. So ayun, and sa medyo present naman yung way back naman sa ano sa dati naming church. Pwede natin i-example or may example ko naman yung sa ministry. Yung discrimination doon na mas mataas yung mga tumatayo sa harapan na mga ministries. And mas least or mas mababa yung ministry or yung service na ginagawa ng ibang mga ministry compared dun sa ministry na yon. So,
Yun. Tapos dito naman, sa, wala naman naka-reserve dito. Ano siya, I think, merong part sa akin na, sige ako na lang i-example ko, na ano, ang hirap naman sabihin ito. Hindi kasi may ganun talaga eh, na ayaw natin ni-approach yung isang taong hindi namumuhay ng maayos. Parang ganun. Ayaw mo i-associate yung sarili mo sa mga ganung mga tao. Which is in connection dun sa question number 3, na pwede rin masagot siya na ano, we think highly of ourselves na mas mababa yung mga taong yon. So, pwede rin siya sagot sa number 3. And, ayun, insight lang din na, ayun nga yung call sa atin, eh, diba, na we should, yung self-denial dapat nandun. And, yung pamumuhay natin as a Christian talaga is living for others. Like what Jesus Christ did. Diba, na, ano na namuhay siya para sa, ano, sa ating mga Kristiyano, 'di ba, na i-lead tayo sa katotohanan din. And ayun lang. Ayun lang po. Thank you, Ate. Salamat. Unde. Sino pa po pwede mag-insight? Sige, Kuya Dance. Hello. Hello? Rinig na ba? Hello? Rinig ako? Yes, Kuya. Hey. Rinig ako, Dance. Okay. Siguro ano? Ang ganda nung pagkakalatag ni Eva, kalinaw. Ang simple ng pagkaka-explain ni Eva, napakalaking yun sa atin, nagsasabi ng mga Kristiyan. And ang sarap pakinggan yung part sa dating sa simbahan talaga. Inaano yung ating mga sarili. Pinapatay. And ang nag-a-arise is yung humility. And napakaganda nun. Siguro pinaka-ano ko yung number 3. At dagdag lang dun sa part na kung saan ano yung pwedeng mag-cause ng discrimination sa isang simbahan or brethren is yung ano, yung mga simpleng mga trash words, mga simpleng laitan, mga ganun. We must be aware of the words na kung saan sinasabi natin. Kasi hindi natin alam yung mismong effect nun sa mga pre-trend natin. Kahit papa-joke siya. Though, alam naman natin na may mga kulitan moments talaga tayo. Pero kailangan mas maiwasan natin kung maaari yung mga panglalait, physical man or sa action man, no? Kundi mas manait yung part kung sa maging gracious and mag-rebuke tayo with love to one another. So ayun, yun yung isa ko nakikita na pwedeng mag-cause ng discrimination sa simbahan. And also syempre yung pride. Natakel naman na ni Evan yung status ng isang tao. Kung saan, kung ano yung meron siya. Tapos yung kapatid mo, wala nito. Meron ko 10 piso, yung kapatid mo, dots lang. No, napaka laking kasiraan yun sa isang kapatiran. Kapag lagi nating binupost kung ano yung meron tayo, ano yung may bago tayo ngayon, bago shoes mo, bago kung ano man. Tapos yung brethren mo, naghihirap na. Diba? We must be aware and
Ang ganda nga nung Axe, yung church ng Axe. Wala kang makikita doon na nag-focus sila doon sa ano, sa kapatiran nilang enough yung needs. Andun naka-focus yung toon nila doon sa kapatiran nilang may needs. Pero syempre hindi naman ibig sabihin etchapuera yung pero maraming pera etchapuera sa church. Hindi, syempre kahit alam mong mas nakakaangat ka sa buhay na mas gaya sabi. Sabi natin mas may maganda kang trabaho. Eh, hindi ibig sabihin noon wala ka ng needs or perfect ka na. Na napakarami pa rin nating pangangailangan lalo na sa spiritual na pamumuhay. So, ayun lang sa akin. Thank you, Kuya. Iniisip ko siya yung salita. Thank you, Chester pala. Sino pa pong next? Next po. Si Garigo. Thank you, Kuya Dennis. Actually, wala akong sasagutin eh sa question. Pero may mga matatap naman sa insight lang ako. Pinexplain ko siya pero maging insight ako. yung ano siguro, yung pagdating sa discrimination, idagdag ko lang din dun sa mga sinabi ni Ude kanina. Kasi iba yung ano eh, no? Noon kasi iba yung magiging, although ngayon, no, naitatama lahat. Ano? Kaya sobrang laking tulong nung libro ni John Owen. Iba kasi yung motivation noon. Meron kasing tinatawag na ano noon eh, na big fish. Special fish. Oo, pagka big fish ka, big ke. VIP. No? So, nagiging VIP ka sa isang simbahan pagka madami kang pera. Kaya big fish, kasi madami kang pera, eh, madami kang may... Tights, di ba? No? So, dun yung... Ayun yung isa ko sa mga nakitang ano, which is nabanggit mo rin naman kanina. Nakitang discrimination pagdating sa treatment sa loob ng simbahan. So, pagka mas malaking tao, in terms of, hindi yung laki, ah. mas madaming pera, mas mataas yung position, mas kilala, nag-iiba yung treatment. Although, andun pa rin naman yung nabanggit mo kanina, na andun pa rin naman yung respeto. Let's say, magsisimba, syempre, pag magsisimba yung presidente ng Pilipinas sa church natin. Siyempre, doon pa rin yung respeto natin. No? Isa rin sa mga naano ko doon, ito, tinuturo sa anong section to? 12, no? Na, rule 12, di ba? No? Na dapat, walang ganon, walang discrimination. So, kung mataas yung position mo sa labas, sa circular word, manager ka, nabanggit mo kanina, hindi naman ibig sabihin na mawalan, na pag nasa simbahan, wala ka nang mawawala dun yung respeto mo. You know? So, ang gusto ko lang dun i-point out na dapat lahat tayo ay equal, ibig sabihin, equal na lahat tayo ay may pagre-respetuhan sa bawat isa. No? Pero yun nga lang, ang alam ko sa midweek ba yun? Yung, or sa men's lang ba yun? Yung ano, yung last week? Di ba parang naitapig din to? Doon sa equal na... Okay, kaya mga Hermar. Ano, midweek, di ba? Ayun. Ha? Master and servant. Oo. Yun. Okay. So, naidugtungan lang din, no? Tapos, ang ano ko din dito, yung ang danger, hindi lang dun sa ano, no? Kasi ang nakita lang natin dito, yung danger nung ano eh. Kung sino yung mataas yung position sa labas,
yung mayaman, hindi lang yun yung may danger or warning doon na dapat maging humble ka, dapat hindi mo titignan na mataas ka. Hindi lang yun dapat. Ganun din dapat sa congregation, sa pastor, sa lahat. So dapat parehas dapat. So yun lang siguro. Nawala yung train of thoughts ko eh, pero pagka walang sasagot, sasagot ulit ako mabaya. Maraming salamat. Sige, salamat kaya. Kasi ano, normal magkaroon ng, ano, no? Parang kumbaga, nagiging common yung may mga discrimination sa church. Pero, ano yun, ang usual na nagpa-participate doon yung may mga katungkulan, no? So, magkakaroon din ba ng ano, ng nagkakasala din ba yung mga nasa state ng mga mahihirap when it comes doon sa discrimination? Like for example, hindi sila makikipag-associate dahil mahihirap kami. Kayo, mayaman kayo eh. Discrimination din ba yon? Na to the point na magkakasala din yung best friend? Kasi, ano eh, estado yung pinag-uusapan, di ba? So, may mga chances na pwedeng mangmaliit yung mga matataas ang posisyon. Pero may mga instances din, naman na yung mga maliliit ayaw sumama sa mga matataas. Uh-huh. Dahil nga, ganun yung estado nila. Nagkakasala rin ba sila in terms of ganun? Thank you, bro. Ano ko? Kailin mo ba tinatan? A follow-up sa... Kung nagkakasala ba sa... Bro? Parang nagsiself-pity na mahirap lang kasi ako. Dennis, wait lang. Kasi mainit na yung ulo ni Evan. Delo ka lang. So bro, ang tanong mo ay ano? Kung ba nagkakasala yung mga ano? Yung mahirap kasi hindi sila na pinit na hindi nila ka-level, parang gano'n. Oo. Harapang gano'n, ano? Ang sagot ko doon, ano? Hindi. Kasi kung kasi naka-depende yan sa ano eh. Kung, let's say, si Edsel mayaman, ano? Let's say, bilyonaryo yan. Eh kung ang approach niya sa mga mahirap or sa mga walang kaya, eh pinapakita niyang mayaman siya. Eh sino bang hindi maiilang na kausapin siya? So, parang sa akin it's a mutual understanding pagdating dun sa mahirap at mayaman. Pero dahil nga nasa loob tayo ng simbahan, dapat na itatama 'yon. 'Di ba? So, kung talagang Kristiyano ka, hindi dapat ganun yung mindset mo. Kung mahirap ka, it's either you're poor or you're rich. Dapat pantay. Kasi parehas tayong niligtas ng Panginoon eh. Hindi naman siya namili dahil mayaman ka or mahirap ka eh. So, meaning, question. Wait lang. Ask it. Hindi nga. Okay. Discrimination. Hindi ko siya ipagpapalagay sa sino ang nagkakasala sa bawa sa estado or ano. But in the totality of ano, yung description muna natin, yung discrimination. Syempre, ano 'yun eh, associated din siya sa word na prejudice. Yung meron ka ng preconceived ideas not based on facts or yung reliable information about the person. For example, yung isa mo kanina, ay mayaman yan. Mga mata pobre yan. Di ba? Yung mga mahirap naman, ay mayaman naman, ay mga squammers yan. Huwag nating, ano yan, mga bagra yan. Ganun. So, mahirap man o mayaman, nagkakasala sa ganun. Sa inaaral natin, hindi natin to ina-associate to a certain demographic, mayaman, mahirap, babae, lalaki, race. We're talking about
the depravity of each person, because each person can have a discriminating and prejudicial state of mind. Dahil depraved tayo eh. So in that case, kaya yung scriptures very ano siya, very pagtitira natin general na sa lahat, mag-a-apply siya whether you are Jew or Gentile. Yung mga hintil ay mag-associate sa mga Hudyo. Kasi tingin nila yung mga ano yan eh, holier than thou yan eh. Yung mga Hudyo naman ay mga ano yan, hindi anak ni Abraham yan. So both are capable of sinning the same sin. So kung i-address natin siya, titigdan natin siya as doon na nga kagad eh. Tatanggalin na natin yung discrimination sa races, sa sex, sa demographics, sa social status. Dahil nga, natanggap natin na lahat tayo capable doon. So to answer your question, yes, both rich and the poor can have the same sin. And in fact, ito yung gusto kong mabuksan ng mata natin. May sinabi kasi kanina si Dennis, hindi ko nagustuhan eh. De, joke lang. Joke lang. De, may sinabi siya na paano kung mayaman ka tapos ikaw, ano yun, nagyayaman ka tapos yung kapatid mo eh, naghihirap. Ganon. Somehow, ano yun eh. Borderline sinful din siya. Kung ganun ang mindset natin, na iniisip natin na itong taong to ay hinuhusgahan na natin na ah, naka four wheels siya, yung mga churchmate, naka motor lang, dapat pantay-pantay, lahat naka four wheels. Diba? Komunista yung ganun mag-isip. May wealth siya eh. Bilines siya ng Panginoon. And it is something na hindi natin pwede sa kanyang ipin na nagkakasala ka dahil mahirap yung kasama mo. Hindi. Unless na nakita niya yung need ng kapatid tapos hindi niya pinoprovide na may kakayanan naman siya. Yun naman sinabi doon na kung may kakayanan ka tapos hindi mo binigay, di ba? Nagkakasala ka rin. Pero hindi tayo bilang mga believers, ito yung iwasan natin na tigdan natin yung estado ng isang tao na hindi natin kapantay sa estado na para bang ano na tawag doon, social justice na yun eh. And that's not biblical, that's not the gospel, na kailangan pantay-pantay tayong lahat. For example, King David, sa kaharian niya, may mga mahihirap din. Pero, bilang king, at meron siyang subject, meron siyang responsibility as a king to make sure yung welfare ng nasasakupan niya ay maayos. Pero hindi na yun para sabihin, ah, bakit siya meron siyang kayamanan? Eh, hari siya eh. Diba? O for example, yung mayaman na tawag dito, churchmate, kunyari, si Rico kunyari, nagkamal na siya ng million-million. Diba? Sorry. Nagkakamal na siya ng million-million, diba? Tapos, yung church, tawag dito, hindi mo man lang mabigyan yung ano, mga churchmate mo ng tigi isang iPhone, ano yan, yung pinag-usapin ng karan? 14 Pro Max to the turn power. Di ba? Bakit walang ganon, bro? Milyonaryo ka. Parang di ka Christian. Di ba? Samantala yung buong pamilya mo, ano, lahat naka iPhone 22X Pro Max. Di ba? Bakit ganon? Oo. So, ganon, we have to check our hearts. Are we envious? Baka nananaghihili lang tayo sa meron sila at wala tayo. Diba? Eh, they work hard for it. Kasi binibless sila ng Panginoon. Pero, kagaya nito, si, ano, yung may ninong akong mayaman. Grabe, every time nagpo-post ko ano-ano pinapost na luxury sa buhay. Because that's his life. Normal yun eh. Kristiyano siya. And he's very generous. Hindi yun para sabihin ko sa kanya, grabe, bumili na naman siya ng bagong baril, bagong kotse, or ano. Eh, samantalang dami naghihirap dito sa mundo. No. Hindi ganun natin tignan kasi hindi natin alam yung puso niya sa pagbibigay. And hindi niya naabot yun, hindi niya nabili yun. Basically, hindi naging mahirap yung mahirap na kapitbahay niya dahil yumaman siya. Hindi niya kasalanan na yumaman siya. Okay? So, hindi natin pwedeng i-project sa kanya, ah, ano ka, corrupt ka or hindi ka, tawag doon?
generous or whatever. Magkakasala tayo doon. But at the same time, ulitin ko ha, categorically sasabihin ko na, kung ikaw ay believer and God is blessing you at hindi ka man lang makapag-abot ng tulong, wala kang benevolence, inuuna mo yung luxuries in life before the welfare of your brothers in Christ or whatever, doon tayo magkakaproblema. Diba? Doon may issue. No? Pero tandaan natin, hindi responsibilidad ng mayayaman na member ng church na laging mag-freeload yung mga churchmates na mahihirap. That's freeloading. No? Na, porket may mayaman dito, oh, magpapakain din naman si ano. Oh, baba, kakain sa labas. Eh, maraming pera yan. Hayaan mo na siya magbayad ng lahat. Hindi ganon. Hindi dapat ganon. Eh, gusto nating pantay-pantay, eh, di pantay-pantay natin. No? Nagigets ninyo? Pero may ganon eh. May ganong mayayaman talaga. For example, kung kilala nyo si Charito Solis, Ina Magenta yung artista, mayaman yun. Artista yun. At dati namin siyang churchmate. So, it is her joy to treat the church. Gagawin nun, magbubook yun ng isang resto, kunyari, pakainin lahat. Mag-ano siya, one time, yung rest house sa Tagaytay, binigay niya, parang pinagamit niya sa church for ilang araw para lang mag-retreat yung church free of charge. Mga ganun na, pero hindi yun para lagi na lang, oh, sila na bahala dyan, mayaman yan eh, tayo, mahihirap lang tayo. Hindi. Tayo naman yung nang-discriminate at nang-abuse sa kanila. Okay? So, kailangan natin titignan, hindi yung demographics, hindi yung race, hindi yung gender, hindi yung social status, kundi yung depravity ng isang tao. Mayaman man yan o mahirap, may capability yan na magkasamaan. And in fact, yung mahihirap pa nga minsan yung sobrang discriminatory, di ba? Sila pa nga yung, parang niyaman ko, no? Sila pa nga yung, di ba, yung mga yan? I mean, di ba, minsan, parang ganito, may kapitbahay kami dati, kalaro namin. Ngayon, may mga churchmate kami, galing Manila, ay nilang mag-associate, mayaman kasi yung mga yan eh. Ganon talaga yung treatment nila. Eh, itong mga to, normal lang naman, hindi naman talaga sila big time. Ngayon, may mga na-observe ako sa mga churches na ganito. Ang nadi-disassociate ay yung mga mayayaman pa nga. Kasi nahihiya yung mga simpleng tao lang. So lumalabas, sila lang. Diba? Ngayon, gustong mag-associate nung mayaman. Tapos ganito, limbawa, ang kwento ng normal lang sa mayaman, sinabi niya, ano nga eh, hindi maganda yung pagkakaluto ng steak dun sa spiral na kinain na sa spiral buffet sa Sofitel. Eh, yun ang kwentuhan nila eh. Yun ang normal nila. Tapos tayo nagkwentuhan, alam mo yung Paris Lundpre, parang may ipis yung ano. Nag-usap kayo ngayon, iniisip mo, nagyayabang na naman to eh. Hindi, yun ang normal sa kanya eh. Diba? Yun ang normal sa kanya. Tapos tayo naman, mga hindi ganun yung status. Ako, pa Starbucks na lang, kala mo naman. Mga ganun. Kakasala din tayo dun. So, titignan natin siya as yung depravity ng tao, saang part tayo dito nagfo-fall sa sin. Huwag nating associate lang lagi sa demographics. Although, meron talagang sinabi sa Biblia, hindi ba yung mga mayayaman ang nag-api sa inyo? Yung mga ganun. May ganun din. No, may generalization din na part na ganun. Ayan. I hope na... In connection dun pa sa ano. Tanong ko rin to sa iyo, Evan. How should we differentiate yung tinutukoy nyo pas na yung mga verses, kunwari, God chose the poor and God chose the weak and doon sa yung tinukoy nyo na Marxist-Communist idea ng bourgeoisie na ito yung mga rich ay oppressors, dapat eat the rich, mga ganyang tagline. How do we differentiate? Yung egalitarian na economic status, dapat walang mayaman. Context is king. Do not... Yun. So, ang i-debunk natin doon, yung konteksto, ano pa sinasabi dyan? For example, blessed are the poor. Ganun. Ano pa sinasabi? Poor in what? Diba? Merong mayaman na sobrang poor in, they are destitute in their souls na alam nila
itong kayamanan ko walang kwenta to at si Kristo lang ang kayamanan ko. May ganun. So they are poor. They are beatitude. Ganun yung ano nila. So pag may na-encounter tayong social justice warrior or yun nga komunista or leftist ang mindset tapos ganun ang inaano sa atin, baliktan tayo sa sinasabi mismo ng scripture. And hindi to the point na dinidemonize. Tignan natin kasi hindi dinidemonize ng Biblia yung kayamanan. In fact, ba't mayaman si Solomon? Bakit si God? He owns 1,000 hills, 1,000 cattle. Bakit ganun lagi yung description? May kayamanan, may excess, may ganun, no? So, ang i-address natin, kung merong injustice itself, kung injustice talaga, yun ang anuhin natin, ang babanata natin. Tapos doon mababasag yung mga ideas ng mga communist at mga social justice warrior. Kasi sa kanila, parang pantay-pantay, across the board, walang private property, pantay-pantay tayo. Pero it doesn't work. Hindi nag-work yun. Kasi sa lahat ng communist countries na nagko-collect ng kayamanan ng lahat, tapos distribution daw, equal distribution, laging merong tyrant. Laging meron pa rin na elite na nakakakuha lang ng lahat ng nila. So ayun, we have to be patient in and labor in explaining to them the context ng mismong sinasabi anong text, kasi gagamit at gagamitin nila yan. Yung parang may isa akong narinig na yung sabi niya si ito ano naman to sa gender. Jesus helped Lazarus to come out. Sinasabi niya come out in his homosexuality. Ganun daw. Yeah, Lazarus come out, 'di ba? You have to be patient and yun nga, mag-labor ka, explain talaga, basagin piece by piece. Yun nga yung spiritual warfare na we subdue, we destroy strongholds or any ideas that set itself high above the knowledge of basta yun, binabasag natin yung mga yon. So part yun ng diligent, ng due diligence natin in explaining to them the context of each verse, ano yung sinasabi doon. Follow up? Pwede akong magtatas. Isa sa mga na discuss dito pa, yung poor, yung mga adjective na nabanggit, poor, foolish, and weak. Hindi dahil mas gusto ng Diyos yung mga mahihina, kundi to show you na yung Diyos ay gustong-gusto niya yung idea ng humility, na i-despise niya yung mga nagpapanggap na malalakas, yung mga nag-self-proclaim na mga wise sila. So hindi ibig sabihin na hindi dapat tayo maging mayaman. Yung nga sabi mo pas na hindi yung riches or yung pagiging poor yung nagiging factor para tanggapin ng Diyos. Kundi dinidisplay ng Diyos dito yung pagmamahal niya sa humility na dapat din nating i-perform as a Christian. Amen. With that being said, kaya nga very fruitless yung yung mga idea na pagka Kristiyano ka, dapat mahirap ka lang. Yung ganun. Yung mga defeatist mindset, di ba? Yung poverty, nagamit mo ka to, poverty mentality. Poverty porn. Yung mga ganong ay somehow, nami-misunderstood yung idea na, bakit si Kristo nga, he became poor. Diba? Yung iba naman, sabi lang sa'yo, he became poor so that we'll be rich. Ganun naman yung di ba? So, context is king talaga. Para ma-apply natin ng tama sa pamumuhay natin, tignan natin kung, sa example, phone? Ito pa tayo. Wala. Ayan. May phone pala tayo. Ayun. Hindi dapat dumating sa punto na, yun nga, kasi sa church history, merong asceticism, yung naging ascetic na sila, namuhay na lang sa bundok, sa kuweba, kasi ayaw nilang magkasala o mamuhay ng lavish lifestyle, yung ganon. Nakala nila, yun yung pious, yun yung piety, yun yung banal ka kapag mahirap ka. Banal ka kapag ka ganon. So, hypocrisy din yun, kasi sinasadya mo na lang.
meron namang nga, sa yung extreme naman sa prosperity gospel, kailangan deserving kami, ano kami? Ano yung tag doon? Entitled kami to have this plane. Sabi ni ano to, si Kibuloy, if God wills for me to have a helicopter, no one can stop it. I can stop God if he wants me to have a helicopter. Wow. Para kasalanan pa ng Diyos. Eh, gusto ng Diyos yan eh. Parang may ganong idea. So, ayun. Kaya, kailangan talaga yung konteksto. And thank you for pointing that out. Ang hina-highlight doon ay yung mga prinsipyo ng kababaang loob. Parang yung sa Beatitudes nga, di ba? Blessed are the poor, blessed are the broken, mga ganon. Kasi may prinsipyo siyang tinuturo. Diba? Ayan. Dance, may gusto ko pang sabihin? Or dagdag? Or okay naman ako. Okay ka na? Oh, ano naman, sang-ayong ka naman bro sa lahat? Ayan, thank you bro. Ayan, ako lang, insight lang po. Basahin ko lang po yung ano yung rule. In church affairs, believers must not discriminate between persons but condescend to the weakest brother and perform the least service for the good of fellow believers. Naalala ko lang po yung Deacons Conference. And share ko lang yung sinabi doon ni Pastor Noel. Sabi niya, ang church, ang isang church, dapat deacon ng church siya. Ano ba yung meaning ng deacon? Sabi doon, sa Greek word, nakalimutan ko yung Greek word, pero yung meaning noon talaga, nung deacon is serving tables. Parang kung titingnan natin, yun yung parang pinakamababang posisyon sa bahay or sa ano. So, nung panahon nila na yun. So ang ibig sabihin na dapat ang isang church is deacon ng church, dapat handa tayong mag-serve sa isa't isa. And isa sa mga ng Kristiyano sa loob ng isang simbahan is to edify each other. Sabi nga dito, perform the least service for the good of fellow believers. So ang ano doon is yung discrimination, dapat wala yon. So ang ibig sabihin, handa ka na maglingkod sa kapatid mo kahit sino pa sila, wala kang pipiliin na kung sino yung paglilingkuran mo and kung sino yung tutulungan mo, di ba, para sa ikabubuti nila sa pananampalataya nila. Kasi yung pagiging deacon is kaya nagkaroon ng deacon sa New Testament kasi para matulungan yung pag-advance ng salita ng Diyos dahil hindi na kayang i-handle ng mga disciples eh. So same principle din 'yon, mag-a-apply din 'yon sa mga kapatiran na kaya mo ginagawa 'yon, kaya ka nagse-serve is para ang mindset mo is to edify yung kapatid mo sa pananampalataya. And ayun lang po, maraming salamat. So ayun po, marami po pong number 1 and 3. Doon, nagkamali. Di pa po nasasagot. Ay, hindi. 2 and 3. Di pa po nasasagot. So, ayan. Pwede po tayo magsagot. Salamat pala kayo, Chess, sa insight. Sige po, meron pa po ba? Gusto bigay ng kanilang sagot? Siguro insight. Ako gusto ko rin mag-insight. na-realize ko lang din na hindi pagiging mayaman or pagiging mahirap yung sin. I mean, hindi siya sinful ang pagiging mahirap at pagiging mayaman. Naalala ko lang sa post ni Pas Joseph na what makes a poor sinful? Being poor is not sinful, but being lazy is. So, kung mahirap, then kung tamad naman, naging sinful yon. At the same time sa mga mayaman, hindi pagkakaroon ng possession ang pagiging sinful, kundi pagiging greedy pagdating sa possession.
Kaya sa part na to, ang ganda kasi binalance yung idea na nabanggit nga ni Paz na may mga maling stigma na kapag mayaman ay sila lang yung may ganong notion na pag mayaman eh sila lang din yung may capability na mag-scene sa gantong part sa greediness. So everyone is can commit the scene. Tinutukoy ko sa ano yung scene of partiality. So it's either mahirap o mayaman kaya makakommit ng scene of partiality or yung favoritism or discrimination. Sige po, Dano po kung sasagot. Sige, RJ. Insight lang din, pero mostly parang answer din siya sa number two. Yung example, yung various ways. Ayan, yung paggamit ng ano mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Isa rin yun sa pwedeng maging ways to cancel yung discrimination. Kasi, for example, binigyan ka ng gifts ng Panginoon, ayun nga, yung actually nabanggit, yung regarding sa provision na binibigay sa atin ng Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng pera, ganyan, sa mga, kasi binibless ka ng Panginoon. And also dun din sa mga skills ng bawat isa, sa knowledge ng bawat isa, it cancels the discrimination dahil yung isa pwedeng hindi niya kayang gawin to. And may part din ng possible na ma-discriminate, hindi mo pala kayang gawin to. Eh. Ganun. May mga ganun, di ba? Pero one of the beauty ng pag-edify ng bawat isa is to practice kung ano yung binigay na gifts sa atin ng Panginoon. Kung binigay sa'yo ng Panginoon is yung blessed life talaga na makapag-provide ka pa sa kapatiran mo. It cancels the discrimination in the church. Ma-apply mo yung spiritual gifts na yun. Ganun na rin sa mga skills and knowledge. Isa yun sa pwede nating gawin para kasi dun eh, yung edification ng bawat isa. So, yun lang. Amen. Salamat ka, RJ. Sino pa po? Okay. 11:35. Sige. Wala na po ba mag-insight sa J-Meet? Insight. Wala. Questions? Or sa number 3, ano-ano naman yung mga terms na ginagamit natin na nagkahantong sa nagkahantong sa discrimination? Ano yung mga na-overlook nating terms na nasa tingin nyo ano to ah? May mamahihina, cancer, naasa na cancer. I mean, ano yung mga term na alam nating or motives na siguro, question, pwede naman lahat siguro sumagot. Kapag, masasabi ba natin discrimination kapag mas priority natin yung mga member ng church kaysa sa attender? Mas makoconsider ba natin na discrimination kapag mas priority natin ang member ng church kaysa sa attender? Attender po, hindi pa po siya member ng church. In what context? In terms of benevolence. Pag sa benevolence kasi, di ba, may pinag-aralan din natin. Sige. Ayan. Di kasi di ba may idea na ano, dahil hindi ka pa member ng church dyan, iba yung trato sa'yo, parang gano'n. Mayiging discrimination ba pag mas priority natin yung mga member ng church kaysa sa, kasi alam naman natin, di ba may idea tayo ng membership, and nabanggit din yun ni Pas na mas priority natin pagdating sa benevolence yung mga member ng church. Maghahantong ba yun sa discrimination kasi may unfair tayong trato between member and attendee. Ang tinatanong mo ba, bro, yung member, official member ng church versus dun sa nag-a-attend lamang ng church? Paano natin i-address? Ang alam ko may mga ano eh, hindi naman siya nag-a-handong for discrimination, pero
ang pagkakaalala ko diyan, may mga bagay na ginagawa lang or may special privilege yung member. Oo. At si Pastor. Siguro ano? Backup. Ang tanong? Masasabi ba natin discrimination pass, 'di ba? Daw may membership tayo. And mas priority natin yung nasa member pagdating sa privilege or sabi ni Credence sa church. Masasabi ba natin discrimination kapag mas priority natin yung member kaysa sa mga attender ng church? Yes, that's discrimination. But the good way. In a good way. Kasi yung definition discrimination, dalawa. Yung nagtatangi ka at may prejudice. The other discrimination, yung masabi ko neutral na distinguishing. And discriminate, you discriminate. Kapag sinabing, there was an incident of indiscriminate firing. Ibig sabihin, kahit sino lang tamaan. Walang distinction yung bala kung saan pupunta. That's it, indiscrimination. Or indiscriminate. Ngayon, pag sinabing discriminate, pumipili. Meron kang certain groups na, ayun nga, na inihihiwalay mo sa iba. So that's discrimination then. Pero yun yung tamang pag-discriminate. So, by definition lang naman, yung para bang meron lang, connection mo lang siya. So, yes, we discriminate. Yung term na yun, kasi hinihiwalay mo yung may privileges at non-privilege base sa isang kasunduan, which is the covenanting, yung membership. Okay? So, baka kasi marinig natin minsan yung word na discriminate. Isipin natin kagad, ay mali yun or masama yun. Kailangan nating i-qualify ano yung context ng discrimination na yan. Ayan. So in that sense, yes, we discriminate between the members and the non-members based on responsibilities, duties, and benefits or privileges. Ah, Pearl, may ano? Yung kanina sa devotion ni RJ, in a sense, nagkaroon ng discrimination si Jonah sa mga unbelievers, di ba, ng Ninevites. And meron bang discrimination? Discrimination ba yun? Sa part ni Jonah? Oo, kasi ayaw, bakit gracious ka din sa kanila? Parang ganun, sabi niya kayo. Meron. And ayun. First question. Tapos pangalawa, paano yung ano, yung mga how do we draw the line para dun naman sa mga under ng church discipline? Kasi kanina inaano yung about association, paano yung sa kanila naman? No. Siguro answer ko lang yung one sa may kay Joe, yung sa devotion ni KRJ. Siguro ano siya, mag-a-under siya sa descriptive way ng interpretation ng scripture. Hindi ibig sabihin na nagkasala si Jonah ng sin of partiality of dahil nga ayaw niya sa mga Ninive. Doesn't mean na pine-prescribe tayong i-adapt din natin yung pag-separate ni Jonah sa, kasi nga, masasama yung mga tao sa Ninive, ayaw niya. So, I think ano siya, under siya ng descriptive way in a sense na yes, nag-commit siya na sa tingin niya kasi hindi niya magagawa kasi nga papatayin siya ng mga tao sa Nineveh. And yun lang po na sa akin na he commit but God, hindi tayo piniprescribe na para bang okay lang gawin natin to separate us na hindi tayo maging gracious sa mga sinners din. And ano yung pangalawa ate? Yung sa deka, ano ka lang. Under ng discrimination, hindi porke wait lang. May distinction. Pero yung about association,
na hindi natin i-disassociate yung sari, example, sa mayaman at mahirap, eh under lang naman tayo ng Panginoon. Paano naman yung sa mga ayun. Oo. Kasi 'di ba ganin ang example mo yung mga politiko, example paano pag pumunta sila sa church, syempre hindi natin sila i-discriminate. Bawal. Kristiyano tayo. Eh how about gusto ko lang i-draw the line. Oo. Kasi 'di ba hindi naman natin i-disassociate yung sarili natin sa mga politicians or sa mga may position na umattend ng church. Eh how about yung sa mga under ng disciplinary action? Ano ina ano ah yung drawing the line lang when it comes sa association. Ay, tinuro mo din. May parameters kasi yun eh. Whenever magbibigay na ano ng instruction to disassociate or for example, ang extreme naman, ang pinaka-extreme naman na doon yung ano eh, excommunication eh. Treat them as if they are unbelievers. So, ganun lang. May parameters siya. Hindi sinabing i-disrespect sila. Kasi yung unbeliever naman, hindi mo i-disrespect. Hindi sinabi na stone to death sila. Kasi yung unbeliever, hindi mo naman ginagawa yun. So, may certain parameters na binagay ang scriptures kung paano sila itatratuhin. Ngayon, kung, sorry for the term, pero ito yung term na naisip ko, paano kung winawalang hiyana natin yung you know, na-gets natin? Eh, mali na yun. Hindi naman yung sinabi ng salita ng Diyos. Ngayon, paano kung hindi naman siya excommunicated? No? Anong sinabi doon? Be careful na when you're, ano, sabi doon na ka-counsel ka or, na, ano, sorry? Oh, na kapag ikaw ay mag-undergo ng pakinggan mo yung issues or basta sa church discipline din, baka ikaw ay ma-tempt din or ikaw ay magkasala din. So, sinasabi lang doon, may cautious, dapat cautious ka. Huwag basta-bastang huwag magpabaya, no? For example, ang issue ng kapatid ay siya ay nag-fall sa tawag dito sexual immorality kunyari, 'di ba? Eh baka mapollute din yung mind mo. So may certain distance or may mga parts na iiwasan mo din talaga. But not necessarily na hindi mo na siya naka-DA yan, wag nang tatabihan yan. 'Di ba? Pagkakain, may 5 meters away tayo siya. Hindi naman ganoon. Okay. So basically may certain parameters sa sinasabi ang scriptures kung paano sila tatutuhin. And sa hindi pa excommunicated, be gracious. Okay? Pangit yung, ito nga yung sinabi ni Pastor, ano eh, ni Pastor Joseph eh. Naging issue natin to kay Emon, yung pupunta sa ano, sa Masbate. Dahil, hindi pa nga tayo lahat, hindi pa clear sa atin since ano pa lang tayo na co-copyranting kung paano ba yung mga ganoon treatment, no? So maraming umalma nung sinabi ko na isasama ko si Emon sa Masbate na ang thinking is, eh naka-DA yan eh. Ba't na isasama? Hindi ba ano na yun? Isa yun sa example ng discriminating. Na wala namang pagpa sinama siya sa Masbate, ano ba mangyari? Siya ba'y sasama lalo? Or ano, yung ganon. So, with that, kailangan may sound judgment. Kasi best example yun, naranasan natin eh. Diba? Hindi yung naging, I mean, hindi lingid sa atin yung nangyari. Kaya, makita natin yun, sabi ni Pastor Joseph, sa isang nagkasala na nagpapakumbaba, maging ano ka rin, gentle ka na sa kanya, huwag mo nang pabigatin pa. Na huwag mo na siyang pahirapan pa kasi nagre-repent eh. Pero sa mga matitigas at ayaw magpasakop, ayaw magpakumbaba, dun ka maging hard. Dun dapat maging hard ang church para madurog yung puso niya. So yun yung mga parameters na sinasabi ko. Nakatulong. Alright. Sige pare. Sa Colossians 4, sabi dito,
verse 5. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong maging kaaya-aya at kapakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mga nagtatanong. So, yun lang. Okay na pa. First tsaka yung second. Sige po. Meron pa po ba? Ano pa? Yung mga term na lang. Ano yung mga parang pang English kasi ito pas eh. Oh, yung mga toadies, sycophants. Ano yung number 3, toadies, sycophants, crawlers, back scratchers, flunkies, hangers, etc. The English language is rich in words describing those guilty one of type of discrimination. Tapos yung question pass, discuss the wrong motives which tempt us into such behavior. Ayan, name calling kasi yan eh. Parang sa States, pag sinabi mo rednecks, mga Texans yan, mga Southern, ano. Sa atin naman, ayan yan, Squamish yan. Yan. Bisaya, yan. Bisakol yan. O Ilocano, Kuripot yan. Hindi ko naman sinasabi sa iyo. Hindi, generous to. Bibili nga ito mamaya ng cake. Yan. Ano, de, sinabi niya yan. Sinabi niya sa akin. Napaka-generous itong kumpare ko. Kumpare. Naman nakita natin, lalo sa Pilipino, mga daotera tayo eh. Diba? Matik sa atin. Pansinin niyo sa community, laging merong si Kulot. Tama? Si Punggok. Lahat derogatory eh. Si Tisay. Lahat merong ina-associate natin, dinidescribe natin yung person. Ano daw? Diba inaano? Ina-associate lagi natin sa mga derogatory terms yung pagkakilala natin sa isang tao. So, ano yun? Tempting talaga yun. Kahit sa atin, di ba? Kahit sa mga Kristiyano na tayo. So, ang tanong, what's the motivation? Ano yun? Discuss the wrong motivation which tempt us into which behavior. Into ayun, such behavior. Ano yung motivation natin? Discuss daw natin. No? Karaniwan naman, ang motivation is, ano eh, ginagawa natin ng ano, sa Filipino culture, binibinyagan natin. Diba? Binibinyagan natin. Na overly simplify natin yung isang tao sa isang ano lang, sa isang kwan lang. Tawag dito, definition lang yung buong pagkatao niya. For example, yan na naman yung putok sa buho kasi walang tatay. Ganun, no? O, ayan na naman si ano. Basta yung ganun. Sa church, paano natin makakuan, ma-apply, o paano natin siya ina-apply? Somehow, meron eh. Hindi ko lang, walang ma-point out masyado, pero nangyayari din. Bawa, si Pogi, ganyan. Pogi, si Pogi, yan na naman. Diba? Pogi. And I mean, diba, may ganun din, na-apply pa rin natin. Or tayo, sa labas ng church, kasi as a Christian, minsan dala natin, bawa, tawag sa kanya ay, si Pilantod. Ikaw, nakikipilantod ka na rin. Hindi mo tawagin sa pangalan niya. Diba? Si Pilay, ganyan. Diba? May ano, may somehow tayo, may temptation din na makiayon sa ganun. Diba? Or ito pala, minsan, ano, yung bikerist, mga ganyan. Yan ang naisip ko eh, na bikerist kasi yan eh, ganun. Oo. Ewan ko, baka may naisip pa kayo. Sa mga ano pas, sa mga Jews, tinatawag ng mga hintil yan, wag mo. Di ba may mga ganun sila? Pero hintil ba talaga yung unbox? Paano? Ano yung... Order. Pag hindi ka Hudyo, hintil ka. So, tama yung term naman. Kaso, ginagawa na siyang derogatory kasi meron ng prejudicial thought. Ay, pag hintil yan, pag ano yan, hindi natin kasama, hindi yan maliligtas. May ganong ano. At ito pala, sa Calvinist at sa Arminian. Di ba? Tayo yung mga reform, ay hindi kasi reform din eh. Charismatic Pentecostal yan. Para bang mas ano tayo, mas, mga presby. May tawag dun yung pedobab. Meron pa silang term na ano yan eh. Or despian, mga ganun.
Okay na. Meron pa po kung gustong mag-ano? Insight, sagot na ang question. Last na lang po siguro. Going once. Going twice. Hello. Okay. Sige bro. Last ka na. Oh, thank you, thank you. Heaven and hell. Discrimination. Para sa benefits lang ang lahat. Heaven and hell. Discrimination. Oh yeah, that's discriminating the sheep and the wolves. The sheep from the wolves, the tares from the ano, wheat, at yun yung kalalagyan. Pagka ikaw ay tupa, sa langit ka. Pagka ikaw ay kambing, ay sa impyerno ka. May ganun. Nasagot ka ba, Dance? Tama ba yung sagot ko, Dance? Dance, tama ba yung sagot ni Pastor? Oo. Okay. Thank you, bro. You're the bikerist supreme. Dahil lang, bro. Miss ka na namin. Pagaling kay Robbie. Sige po, Pas. Thank you po. Thank you. Sige po. Close na po natin ang ating Bible Sunday school. Sama na rin po natin yung ating pagkain. Sige po, tayo umuka at manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito at sa mga natutunan namin. Pribilehiyong matutunan ang iyong salita. Salamat dahil may mga kuha kami ng prinsipyo at biblical principle, Panginoon, na mag-i-instruct sa amin kung paano dapat mabuhay ang isang Kristiyano sa simbahan at sa labas ng simbahan. Salamat sa iyong paggagabay sa aming mga puso at isipan para maintindihan ito at sa pagtuturo. At sa aming kakainin, sa pagkain at pag-inom namin, pangalan mo lamang, Panginoon, yung mabigyan ng papuri at ng pasasalamat sa bawat kilos na gagawin namin ngayong araw mo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong biyaya at grasya at habag sa patuloy mo kaming binibigyan kalakasan para makapagpatuloy sa buhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.